Jordan Clarkson, maglalaro nga ba talaga sa Gilas o nasa bilang ng SBP para pahupain ng bahagya ang galit ng fans? SBP nagsalita na pero konkretong plano wala pa rin. Kamusta mga tol? Isang interesting topic na naman ang pag-uusapan natin ngayon patungkol sa paglalaro ni Jordan Clarkson sa Gilas at pahayag ng SBP sa resulta ng laro ng Gilas. Pero bago ang lahat mga tol, gusto kong i-flex si Elite Highlights TV na nag-a-upload ng mga basketball highlights. At syempre sa ating channel mga tol, like lang ay okay na sa akin bilang suporta. SBP naglabas na nga ng sagot sa pagkatalo ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Parehas pa rin mga tol ang sinabi ng SBP. Ginawa din itong dahilan ang injury at preparation under Coach Chot Reyes. Talagang napag-usapan ito ng SBP at Chot Reyes sa mga isasagot nila. Ang tanging hakbang lamang ng sinabi ng SBP ay magtulungan ng mga basketball stakeholders. Walang iba mga tol kundi mag-sacrifice ng schedule ng mga liga para mapagbigyan ng daan ang mga players na makapag-insayo. Another band-aid solution mga tol. Legit walang konkretong plano mga tol. Mapunta naman tayo sa sinasabi ng SBP na sinabing sure to play na si Jordan Clarkson sa Gilas. Ayon nga sa artikel na nilabas ng Spin, ay sure na daw na makakapaglaro si Jordan Clarkson sa Gilas, Pilipinas. Di pa nga alam mga tol kung naturalized player ba o local player. Hindi ito ang tanong mga tol, ang palaisipan ay kung totoo nga bang maglalaro si Jordan Clarkson. Ayon sa sport columnist na si Homer Saison, sabi nito ang announcement ng SBP ay pakagat lamang at marahil hindi totoo. Galing mismo ang sagot sa Team Clarkson na sinabi na hindi pa ito done deal. Maraming pag-uusap pa ang magaganap sabi ng kampo ni Clarkson. Insurance syempre ang kailangan dito mga tol. Kailangan ma-insure ng SBP ang salary ni Jordan Clarkson kung gusto nila itong makapaglaro sa national team. Sabi pa nga ng American sport writer na kung $1 million ay papayag ito pero mukhang hindi ganon ang offer. Noong 2018 appearance nga ni Jordan Clarkson sa Gilas, nakatanggap ito ng 30 million pesos. Mga panahong di pa siya gaanong hinog. Alam natin na hinirang ang 6 man of the year tong si Jordan Clarkson na dahilan ng pagtaas ng value nito. Isa pa mga tol, ang NBA ay may insurance policy in terms of injury. Hindi ito makukuha ng player kung maglalaro ito sa labas sa NBA. Ito mga tol ay halimbawa. Ulitin ko mga tol, halimbawa lamang kung sakaling ma-injure si Clarkson habang naglalaro sa Gilas. Sa policy mga tol, sasagutin ng current team ni Clarkson ang 20% remaining guaranteed salary. Samantala ang SBP ang papasa ng 80%. Imagine mga tol, 82 games ang laro sa NBA. Ang salary ni Clarkson kada laro ay umaabot ng 8 million pesos. Times 82 games, 80% nun mga tol, SBP ang sasagot. Papasok na nga sa contract year nitong si Jordan Clarkson sa August mga tol. Tingin nyo ba ay papayagan pa ba ng agency na Clark Sports na payagan maglaro si Jordan Clarkson sa Gilas? Kaya ba nila iris ang dalawang laro na to? Mga tol, hindi sa pagiging negatibo pero parang sayang lang kahit maglaro pa si Clarkson dahil same pa rin naman ang coaching ng Gilas. Ang isa pa, hindi pa rin masisigurado ang presence nito tuwing practice. Sa tingin nyo mga tol, sinabi lang ba ng SBP na maglalaro si Jordan Clarkson o panibagong palabas na naman ito para maibsan ang galit ng mga fans? Kung meron kang reaksyon at opinion, comment down below. Muli, this is Kuya JCTV na nag-a-update sa mundo ng basketball. Peace out!